positive day everyone. This is Kuya Juan, our former Kuya Juan TV and now Mr. John Tatad. Yan, I'm here in the Philippines at napansin niya aking kasuotan, naka-uniform tayo na 7-Eleven. Tayo nagkatrabaho din sa 7-Eleven ngayon. Ano? So, kung nagtataka kayo, dati akong OFW, ngayon dito ako sa Pilipinas, nagtatrabaho sa 7-Eleven. So, pinalad tayo at nagkaroon tayo ng chance makapag-franchise ng 7-Eleven. Ayan, FC3 lang naman siya. So, siguro for further information regarding sa franchise ng 7-Eleven, gagawin ko po ng separate vlog. Eh, hindi ko pa po nakakausap yung aking kapatid na regarding po sa bagay na yan. I just want to share some advice or a piece of advice from former OFW now, starting entrepreneur. So, yun nga. Kailangan talaga nating sumugal. Kailangan nating magsimula. Kasi if we are stuck on dreaming, wala pong mangyayari sa atin. So, para po sa mga kapwa ko, OFW, so, kung ano po yung mga idea ninyo, grab it. Do it. At kung meron kayong mga tao sa kamag-anak, kaibigan, kapatid na mapagkakatiwalaan sa ating mga pinaghirapan, so magtiwala po tayo. But don't put your eggs in one basket. Anong ibig mo sabihin, Kuya Juan? Huwag natin ilagay lahat yung ating investment sa isang lang, sa isang negosyo. So let's explore. So sa mga ano pa, sa mga nagsisimula pa lang, is save lang po muna tayo ng save. Save. And hanggat wala po tayong business idea, save lang po ng save. Especially po sa mga OFW. At saka, huwag tayong papasok sa isang negosyo na hindi natin alam, na hindi natin naiintindihan. Siguro nagtataka kayo, dapat diba nasa bakasyon ako, dapat diba nasa galaan ako, nasa pasyalan, nasa beach, Boracay, ganun. Siguro masasabi ko kaya mas pinili ko magtrabaho. Kasi sa ilang beses ko ng bakasyon sa Pilipinas is paulit-ulit akong gala, punta ng Davao, kung saan ako nakakarating. So I mean, ang ibig ko sabihin is nagawa ko na yung mga gusto ko. So now gusto ko naman na yun nga, makapag-focus din sa negosyo, kung ano pa yung mga bagay na mapagkakitaan. So sana guys, makatulong sa inyo itong advice ko na hindi po tayo forever OFW, hindi po tayo habang buhay nasa abroad. Sabi nga nila is, abroad is not our home. So dati ang time, uuwi at uuwi tayo. At kailangan nating hindi po 100,000 ang makapagpawi sa atin, hindi po malaking pera makapagpawi sa isang OFW. Ang makapagpawi po sa isang OFW ay negosyo. Negosyo na kung saan na maaasahan mo. I mean, siyempre, kasi pag umuwi naman tayo ng Pilipinas sa tayo mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, stop yung income pero tuloy yung expenses. So dapat meron talaga tayong money maker. So far hindi pa naman ganoon ka successful, pero at least it's working and it's starting. Almost 1 year na rin tong aming franchise. So sana maging daluyan siya ng pagpapala para makatulong at makabahagi rin sa iba. So I'm looking forward for other opportunities na makakatulong na mag-stay na ako sa Pilipinas. Actually, hindi pa tayo decidido kung mag-stay pa tayo o hindi. Meron pa akong return ticket at may visa pa naman ako sa Kuwait. So, titingnan natin tatantyahin natin ang ating sitwasyon. Kung may opportunities, tuloy pa rin. Diba? Kung may opportunities dito, much better. So, yun po. Sa mga kapwa ko OFW, gamitin po natin sa tama ating pinaghirapan at huwag na huwag po natin itong uubusin ng kumbaga dalawang taon tayo naghirap sa abroad tapos isang buwan lang natin uubusin. Okay, siguro sa mga first timer na nasa abroad,
medyo okay pa yan. Mga first time lang nag-abroad, second time pwede ako i-plan. Pero pag third time and onwards pataas, so medyo questionable na kung ganun pa rin ang gagawin natin, na uubusin lang natin sa gala yung ating pinaghirapan. So guys, hanggang dito na aking video, na pahaba na. Sana po may natutunan kayo, at gagawin ko po separate vlog regarding po sa pagpa-franchise ko namin. Yung manager po yan, ate ko po yan. Siya yung naman. Dalawa lang kami ngayon, graveyard yung aming duty. So guys, maraming salamat po. Kung kayo po ay bago sa aking channel, please like, share, and subscribe para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Don't forget to hit bell icon. Thank you so much. God bless everyone.